What day mga Lord? So ngayon ating pag-uusapan ang nalalapit na semifinals best of 5 series ng Barangay Ginebra San Miguel versus San Miguel Vermin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat mga Lords. So itong labanan sa pagitan ni Tony Bishop ng Barangay Ginebra San Miguel at saka itong si Benny Botright ng San Miguel Vermin. So ayon nga dito sa report ng Inquirer.net ni Sir Romel Fuertes Jr., Ginebra faces Top Mountain to Climb versus Botright at San Miguel Vermin. So ito ngayon ang pinag-aalala nitong si Coach Tim ko ng Barangay Ginebra San Miguel dahil sa itong import ng San Miguel Vermin na si Benny Botright ay dagdag pa nga dito sa height ng San Miguel Vermin. So ito ngayon ang nagiging malaking palaisipan at problema nitong si Coach Timcon na kailangan niyang solusyonan dito nga sa pagharap nila sa semifinals best of 5 series. Dahil itong San Miguel Vermin ay nakakuha nga ng magandang import na itong si Benny Botright bilang replacement import nga lang ito. At ayon nga dito sa report nga ng Spin.ph, sinabi nga ni Coach Timcon na alam niya itong import nga ng San Miguel Vermin na si Benny Botright ay isang napakalaking import. At kung kasama pa nga ang isang John Mar Fajardo dito sa San Miguel Vermin ay tila nga isang mataas na bundok ang kanilang kailangan akyatin para nga sila maka abanti sa finals. Dahil itong dalawang mataas na mama na nga to ay umi-score nga ito ng bultuhan o maramihan na puntos at kaya nga nilang diktahan ang tinatakbo ng laro. Ito ngayong pahayag nitong si Coach Timcon sa report niya ng Inquirer.net. So itong dalawang mama na to, si Benny Botright at saka itong si John Mar Fajardo, sa ngayon ang napapasakit ng ulo dito kay Coach Timcon kung paano nga niya ito susolusyonan. Dahil kung nagkaharap sila sa elimination round nga, itong si Benny Botright, hindi pa ito yung import ng San Miguel Vermin. So ngayon na itong naisip ni Coach Timcon na ang kayang tumapat dito kay John Mar Fajardo ay itong si Christian Stan Hardiner. Dahil alam naman natin na nagkasama na nga ito sa San Miguel Vermin itong dalawang player na ito at alam nilang nagkakaamuyan na nga ito at alam na ang kilatis ng dalawang player na ito lalong-lalo na sa pagbabantay nga sa isa't isa. Itong si Benny Botright naman at saka si Tony Bishop, kung mga numero nga ang ating pagbabasihan ay lamang na lamang nga dito si Benny Botright dahil umi-score nga ito ng 50 puntos. Subalit sa depensa din magaling itong si Tony Bishop at ayon din mismo dito sa karagdagang balita ng Spin.ph ni Sir Romel Fuertes ay nga dito kay Coach Timcon ay kailangan nga namin humanap ng paraan para dalhin sila sa hindi sila komportable sa kanilang laro. Ito nga yung iniisip ngayon na paraan ni Coach Timcon na dalhin nga sa hindi komportable na laro itong dalawang mama na to, itong si Benny Botright at John Mar Fajardo. Dahil kung magagawa nga daw nila ito na dito sa tatlong games ay naniniwala itong si Coach Timcon na kaya nilang pumasok sa PBA Finals ng Commissioner's Cup dahil sila nga yung defending champion dito nga mga Lods. At itong si Christian Stanhardiner, ito yung bibigay ngang trabaho ni Coach Timcon na bantayan nga itong si John Mar Fajardo at maging itong import na si Benny Botright. So kung sino yung nasa loob kung magkasabay nitong si Benny Botright at saka itong si John Mar Fajardo ay itong si John Mar Fajardo ang pinababantayan ni Coach Timcon dito kay Christian Stanhardiner. At po pwede rin itong si Japit Aguilar maging bantay din dito kay John Mar Fajardo. Yun ang mga naiisip na paraan nitong si Coach Timcon base dyan sa report ng Inquirer.net. Ngayon, itong import naman na si Benny Botright ang mayroon na rin nakikita nga magiging import stopper si Coach Timcon. So ayon nga din sa kanya, diyan din sa report ng Inquirer.net, nakikita niya na po pwede itong athleticism ni Jimmy Malonzo na siya yung bumantay dito nga kay Benny Botright. Dahil itong si Benny Botright nga ay kaya nga itong tumira sa loob at saka sa labas. So dito po pwede nga mabantayan nitong ni Jimmy Malonzo.
itong si Vinny Botright. So yun ang paniniwala nitong si Coach Tim Kun. So ayon naman dito sa report din ng Inquiry.net, sinasabi nga ni Jimmy Malonzo na napaka-tough itong kanyang magiging kalaban na si Vinny Botright kung siya nga magbabantay, dahil umi-score nga ito ng 50 puntos sa isang laruan lang. Kaya nga sabi nga niya, it's gonna be Hill over Series, basically championship series nga ang tapatan ng Barangay Ginebra San Miguel at saka San Miguel Bermin. So hindi nila iniisip na ito ay semifinal series. So sinasabi nga nitong si Jimmy Malonzo na ito ay parang final series na nga ng kanilang tapatan. So matama naman nitong si Jimmy Malonzo sa kanyang pahayag, dahil alam naman natin ngayon kung gaano nga ito kabigat ang makakalaban nila. O itong dalawang kupunan na to, parehas nga ito mabigat, dahil nagtapos nga ito parehas sa 8-3 win-loss record sa pagtatapos nga ng elimination. So kung itong si Tony Bishop ay malaki ang magiging tulong nito sa Barangay Ginebra San Miguel, at sana itong si Tony Bishop ay gumanda nga yung kanyang opensiba dito sa semifinals. So maging itong si Japheth Aguilar at kung si Christian Stan Hardiner, ito nga yung mga inaasahan ni Coach Tim Kun na magiging import stopper, o dito kay Jun Mar Fajardo din. So wag natin din kalimutan na mayroon pa silang Jericho Cruz. So itong si Jericho Cruz naman ay pupuntos din ito anytime na maganda ang nilalaro ito sa loob. Samahan pa ng Man of the Steel na si Chris Ross, bagamat hindi na nga katulad nung kabataan itong si Chris Ross, ay maganda pa rin naman ang ginagawang depensa nitong si Chris Ross sa San Miguel Bermin. At isa pang bonus para sa San Miguel Bermin ay itong si Don Trolliano. At maging itong si Muala Tautua ay malaki rin ang naitutulong dito sa San Miguel Bermin. Maging itong sila si G. Perez, itong sila Terence Romeo. So malaki ang maging ambag nitong dito sa San Miguel Bermin. At itong kanilang bagong import din na si Vinny Botright. So medyo kampante na nga sila dito sa isa't isa. So nagiging isang team na nga sila dito. Kaya mahirap nga itong talunin itong San Miguel Bermin sa tingin natin. Lalong-lalo na healthy na rin ngayon itong si Terence Romeo para sa San Miguel Bermin. So medyo mahihirapan nga dito itong Barangay Ginebra San Miguel. Pero siyempre ito ngayon ay playoff series na nga. So nasa semifinals na nga. Kaya anytime pwede nga mabilis ang pagbabago dito ng mga taktika ng mga coaches. So wag din natin kalimutan itong si Maverick Hanmisi ng Barangay Ginebra San Miguel, na anytime din na bumi-score din ito, at malaking tulong din ang opensiba at depensa nitong si Maverick Hanmisi, katulad din ito kay Jericho Cruz ng San Miguel Bermin. Kaya dito nga matutunghayan nga natin ang magandang series ng semifinal sa pagitan nga ng dalawang kupunan nitong SMC team na San Miguel Bermin at saka itong Barangay Ginebra San Miguel. So sayang nga lang at sa semifinals nga sila nagkaharap. Kung nagkataon na nagkaharap sila sa finals, ay mas lalong maganda pa nga ito para sa PBA atmosphere. At alam natin na dudumugin nga ito mga lods ng mga PBA fanatics pag itong dalawang kupunan ang nagkatapat. Kahit dito sa semifinals mga lods, alam natin na dudumugin nga ito ng kani-kanilang mga fans, dahil alam natin na pareho nga itong team na to, popular nga at saka parehas nga ito is MC team. Mas lamang nga lang dito itong Barangay Ginebra San Miguel. Aminin man natin o hindi, lamang ang Barangay Ginebra San Miguel kung popularidad ang pag-uusapan.